ka Joel at Kaweng. Opo. Thank you very much. Opo, yes, salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Mm-hmm. Eh, kahapon po, na-interview po namin si General Katapang at may mga lumabas na mga issues po doon. Una sa lahat, siguro bago natin pasagot kay General Bantag yung mga issues na binato sa kanya ni General Katapang, tanungin muna natin siya, na isilbi na raw po sa inyo yung supina dito po sa Caloocan residence po ninyo. Natanggap niyo na po ba? Sa kaalaman po ng publiko at sa inyo na wala pa akong natatanggap, sabi nila doon, deemed served, pero sabi naman ng barangay chairman doon na ever since na matanggap ko yung viewer kasi, hindi na ako umuwi doon dahil malayo. So wala silang iniwan din doon na subpena. May nakatira pa po ba doon sa bahay ninyo sa Caloocan o wala na talaga? Mayroon yung bayaw ko pero hindi ko alam kung saan siya that time. Opo. So walang tumanggap po ng subpena? Wala siguro kasi walang tao siguro kaya sila pumunta sa barangay. Alright. Saan po ba dapat isilbe para matanggap po ninyo? Kung saan, bahala na yung bahala na po yung abogado doon. Huwag na po nating problema. Sige po. Opo. Pero itong tanong sir, kung halimbawa matanggap niyo yung subpoena, dadalo po kayo sa preliminary investigation ng Department of Justice? Siyempre po, magpa-participate tayo dahil yan naman talaga ang legal procedure. Wala pong makakapag sa legal procedure po ganyan. Opo. So, okay. Ina-expect namin personal kayong dadalo po sa DOJ, General. Pwede naman po kasi sa preliminary investigation, pwede akong pumunta, pwede hindi. Pero pinag-uusapan namin na gusto ko kasing pumunta doon. Mm-hmm. Mm-hmm. So, gusto niyong pumunta? No? Yun po ang malinaw. Nagre-rely din po kasi ako sa mga abogado. Lawyers kasi hindi naman kasi ako abogado. Mas sila kasi nakakalam ng laban na ganyan. Yes, General. Alright. Okay, sige. Jen, ito na. Bato ko sa inyo yung mga issues na binato sa inyo ni General Katapang. Yung kontrabandong na ipasok po sa Bilibid, yung mga beer, yung mga alak na halaga daw 7 milyon kasi ang bentahan daw doon 1,000 na bawat beerin can. Ano po ang reaction po ninyo doon? Alam po ninyo, nakakagulat kung si Desperado Katapang. O siguro ibahin na natin, hindi na Desperado, Magikero. Magikero? Bakit po Magikero? Magikero Katapang. Kasi alam nyo, nung ako ay ma-appoint dyan as viewer, wala naman akong ganyan kaagad na accomplishment. Ibig sabihin, aayusin mo muna kasi ang mga personnel po bago ka mapapasok sa loob dahil kailangan mong ayusin personnel na kasabwat. Mm-hmm. So sa kanya, pagdating niya doon, meron ka agad pa accomplishment na tanim rito. So sabi, kasi wala naman kami na doon. Mm-hmm. Okay. Nung nag-takeover mo po, pinagpatanggal nga lahat kami. So sino pa ang magpapasok kundi sila? Yun si Angie Bautista, yun ang magaling sa ganyan eh. Sino po yung Angie Bautista, General? Yun ang head executive assistant niya, dating BGMP retired inspector, tapos nalagay ko rin dati sa CIW. Mm-hmm. Ngayon nung nasa CIW yan, pinag-uutangan niya lahat ng doon, may pera, si Napole, si yung namatay na Lord Nawari, tapos pati PNP personnel, non-officer, ewan ko kung may officer pa, pati BGMP. Pagluluin niya yan sa kanya, sasabi maglong tayo, i-invest niyo sa akin, pero pinabayaran lang na interest. Mm. Pero balik tayo kay Katapang kasi, nakikita niyo yung magot niya. Ako noon, hirap pa akong magkaroon ng ako accomplishment niya dahil hindi cooperative sa akin yung view core personnel na nadatan ko, lalo na siyempre yung mga officers nila na nasuspend, at nakabalik na. Jen, ito yung sinasabi nyo, yung mga hindi cooperative nung kayo po inamuno dyan, ito yung mga nawala dyan, pero ngayon nakabalik na. Tama ho ba yun? Yan po ang sinabi ni Magikero Katapang na gusto nyong ipahay moral yung mga disiplina namin noon at disiplina rin ng umbusan. Mm-hmm. So nakikita nyo yung check-up niya.
Pagdating na pagdating, wala pang isang buwan, puro accomplishment siya. Mayroon silang cooperation yung mga nakakulong na mga PDL kasi wala rin magawa yung mga hindi. Although yung PDL kasi mga preso, hindi naman lahat loko-loko dyan. Yung iba gusto rin magbagong buhay. Yung iba dyan, yung mga drug lords talaga at yung mga protectors din nila, yun ang mga maloko dyan. So nakita ninyo, mayroong cooperation sa kanya kagad yung mga suspended noon na nakabalik na, na-viewer personnel, plus yung mga preso. Nagkaroon ng accomplishment. Samantalang sa akin noon, hirap ako. Nagalit na nga ako noon. Sabi ko, nung nagre-report ako sa trans, grabe dito, hindi pwede dito revamp lang po. Kailangan dito complete military takeover pa. Jen, liwanagin lang natin, ano? Teka, pangit ang signal niya. Liwanagin lang natin, Jen. Yung sinasabi pong mga kontrabandong nakapasok doon at yung allegedly sinurrender na mga beer, sinasabi po ninyo, hindi ito nakapasok sa ilalim po ng inyong pagbabantay. Tama ho ba yan? Matagal na kaming wala, ka-Joel. Kasi opo. Nga, a day after, umalis na kami. Diba? Tapos nakita mo naman itsura nung Red Horse nila, talagang nakasalansan. So kung yan galing sa loob na sinurrender. Dapat yun, kung baga siguro naman, na-distribute kung saan-saan. Hindi lang dapat ganun ka-ayos. Okay. At ito nyo, parang kagawa ng check. Ang sinasabi niyo po ba, General, ay planted ito, pinasok ito para lang maipakita may accomplishment agad yung bagong administrasyon sa Bucor? At Bucor? Pasamain kayo. Yun ang nakikita ko dyan. Sabi ko nga, paulit-ulit, dumating ako doon. Hirap-hirap ako. Pagdating nga, hindi naman sa expert sa jail management. Military siya. At yung pupiksak noon ni yung Pangulong Noynoy, namatayan pa nga ng 44 na sapi dahil hindi niya tinulungan, di ba? Ngayon, nabibigyan siya dyan. Okay. General, doon naman po sa issue ng hukay, ano po talagang real score dito? Meron na quote po kayo na inamin ninyo na ito'y pinahukay ninyo kasi para gawing malaking deepest pool sa metro dahil kayo po ay expert diver. Pakipaliwanag nga po yun sa mga listeners natin ngayon. Ano bang pakay ninyo at pinahukay ninyo yan? At ang binibintang, meron pa nga raw metal detector na natagpuan daw po doon. Nagmimina pa daw doon. Alam mo, sinungaling nga si Katapang Magikero. Totoong may hukay doon, pinapagawan ko yan ng scuba diving pool. Kasi ito, para explanation, malaman nyo ha. Nung ako ang war doon, Malabon, nagkaroon ng undoy, bumaha doon na halos sa maano na yung mga bahay doon sa kapitbahay namin sa Malumang CPJ. Nakalis ko kami doon ng 400 mga 45 yata, basta ganoon. So, nakikita ko yung dapat ready mga tao ko kahit nasabing hindi kami boxguard, hindi kami baby, pang-tubo. Pero nakita nyo, 200 plus ang nailigtas namin ng Uloy. So, pinakwasan ko mga tao ko nung nasa Manila City Jail naman kami. Ha? So, nung ako sabi ko, kailangan pa rin namin naligyable sa water rescue kasi anytime, mag-flat, pwedeng gamitin. At gusto ko ituloy-tuloy yung water na yun, pati na sa scuba. Scuba diving. So ang ititrain nyo po doon, yung inyong mga tauhan sa scuba diving. Tama ho ba yan? Tama po. Okay. Siyempre, mayroon din mga makakaalam yan. Makikiusap na gagawin. Unit ng branches of the diving. Kasi wala nila talagang kiusap na malalim. General? Sino po ang nagpondo ng paghuhukay? Itong project po na sinimulan ninyo para maggawa na ang deep pool sa loob ng NBP. General, okay. Sino po ang pumondo dito? Ang ano dyan, meron akong, ewan ko kung pwede nilabas yan kasi nga ito, yung tumutulong financially, yung Atom. Yan yung sinasabi ko na nagkaroon kami ng joint venture agreement na nag-donate yan ng nasa 200 pala yun. Hindi, i-correct ko yung nakarang report ko. Hindi 300 plus, kundi 234 hectares na paglilipatan ng
ng Bucor, ng NBP, lilipat sa General Tinio. Mm-hmm. Doon, nagkaroon na ng, pagpapatag ng mga pagtatayuan ng jail facility dahil ililipat nga yung Muntinlupa, yung maximum, minimum, medium, lahat ililipat. Zero ang gastos ng gobyerno doon. Okay, Jen, liwanagin lang namin. Sige po. Ang kapalit noon ay yung NDP, i-develop nitong nag-donate ng 234 hectares at magiging business center yan. At ang makikikitain noon ng business center ay 35% para sa Bucor, 65% para sa developer. Na sinabi nitong si Boeing, sinaayaw daw ni Presidente. Kaya ako nagtataka ngayon dahil nalaman kong sinungaling nga siya, baka hindi ipinarating kay Presidente na mayroon tayong win-win solution sa paglilipat ng bilibid. Ngayon, maglalagay doon ng F1, racetrack, lahat ng pwede gagawin ng joint venture namin. Pinagpaalam ba ito sa DOJ, itong joint venture agreement na ito? At can you do it alone? Solely? Pirmado yan. Pero pilit nila kasing hinaharangan. Pero sabi po ni Secretary Guevara, wala siyang approval dito. Hindi niya alam daw itong nangyayaring pag-uukay dyan. O kung may development hindi pa dyan. Iba po yung pag-uukay sa joint venture. Okay. Iba yung joint venture. Iba naman yung pag-uukay. Walang kwenta yung pag-uukay doon. Ibig sabihin, bakit papansinin yun? Wala yun. Ang dapat pansinin dito, yung win-win ang government dahil wala siyang babayaran, magkakaroon siya ng lilipatan sa General Tinio, magkakaroon pa ng kitang Bucor. Saan ka pa? Mm-hmm. Ayaw daw ni Presidente Bongbong, sabi ni Boeing. Pero yung binukay daw... Samantalang walang pondo ang gobyerno. Opo. 300 meters by 300 meters, napakalaki daw po nun eh. Ano ba talagang pakay doon? Bakit ginagawa, ba't may pag-uukay ng ganon? Bakit binubungkal yung lupa? Ano daw ba plano po ninyong gawin doon? Sinagot ko na eh. Diba? Sabi ko, scuba diving pool. Ay, hindi po. Ganon kalaki, General? 300 meters by 300 Alam meters mo, po? Nung umalis kami, pinaggagalaw nila yon. Paano? Ang swimming pool, hindi naman mag-drain yan kung hindi mo lalagyan ng exit. Mm-hmm. Yan paulit-ulit na tanong, walang kakwenta-kwenta yan. Pero yan ang gusto nyong pag-usapan. Sige, ayaw nyo bang pag-usapan yung joint venture na win-win ang government, win-win ang taong bayan dahil walang gagastusin kahit sinko? Tinitignan ninyo yung hukay doon na walang kakwenta-kwenta. Naintindihan po namin ang sentiments yun. Opo. Naintindihan po natin kailangan yan. Kailangan po namin din kasi malaman kung sino yung nagpondo nun. At kayo yung nag-offer ng information na nanggaling ito doon sa nag-offer ng joint venture. So, magkakadugtong po yung issue na yun, General. So, kailangan nating malaman lahat ng detalye. Wag po, kalmado lang po kayo, General, ha? Kasi paulit-ulit kayo. Sinabi ko naman, tinulungan kami ng atom dyan sa... plano kung deep pool, swimming pool, kung kayo nagda-dive ng scuba dive, hindi mo na makikita ang araw pag dumive ka sa dagat, ganun kalalim. Okay, pero so, kailangan kong sagutin sa sinasabing tunnel? Walang tunnel doon, utang inang katapang yan. Teka, sandali. Jen, wala ko tayong murahan ha, kung okay lang po. Kalma lang po, please. Atom, ano po yung atom? Yan nga yung ka-joint venture namin. Ano po ito? Lahay private company? Presidente Bongbong. Private company daw po ito. Walang utang din ang gagastusin ng taong bayan. Walang tax na nakukunin sa pondo ng bayan. Walang pondo ngayon daw. Tapos ayaw niya. Dahil sinabi ni Boeing, sinabi ko kay ayaw niya. Ayaw ni Presidente. Gusto niya government center gagastos. Ang tax na naman natin, government center na sinasabi. Mm-hmm. Samantalan itong joint venture na ito, ililipat yung palaging sinasabi mga senators, ilipat dapat yan, sabi ng congressman, ilipat lahat yan. Tapos sasabihin ni Bongbong Marcos, ni Presidente na ayaw ko, gusto ko government center, gagastos ako dyan. Siyempre gagastos, itong joint venture na sinasabi kong paglilipat ng putang inang problema ng bilibid na yan, walang gagastusin, zero.
Okay. Ngayon ayaw daw, sabi ni Boeing sinungaling. And clearly kayo po ang nagsasabi na inaprubahan okay, okay na inaprubahan na lahat, approved ng DOJ lahat ng joint venture na yan. Yun ang malinaw na sinabi niyo, General, ha? Approved yan ni Secretary Guevara. Hindi na kailangan aprubahan ng gobyerno ay ni Guevara noon dahil may authority ang DJ, ganun ang authority ng DJ. Okay, on your own you can. So on your own, on your own, okay. General, isa na lang po, I hope hindi nyo pumamasamay nito, lumutang lang para makuha namin ang side ninyo. Yung may mga sawa, may kabayo, may mga exotic daw po ng alaga doon sa Bucor. Utang inang tatapang yan, bakla kasi, natatakot sa sawa, natatakot sa kabayo. Eh kabayo, ginagamit namin yan. May, nagpa-training ako ng Bucor Mounties. Yan, nakapattern yan sa Canadian Mounted Police. Dahil lang po, utang inang NBP, napakaluwag. Ano, lalakarin, tatakbuhin pag may tumakas. Mm. Eh di yung mga kabayo, yung mga kawabang kabayo, na ano na naman yon, kaso na naman, utang okay. Ina ka. Okay. General, okay said, na po. Sige po, kalmado lang po, emotional na po kayo. Sige, sige, Jen, pagka may mga development, tawagan ka namin, tsaka pagkakalmado ka na, tawagan ka namin ulit. Basta yung kabayong yon, tinining namin yung mga tauhan namin para gamitin yon horseback riding patrol kapag mayroong tumatakas pang habol sa kanila, unlike sa ATV na mahal. Ang kabayong yon dumami na lang. Kung binilang niya ganun karami, edi, kung baga sa tu, ano, aso mo, kung nanganak, sasabihin mo, ilan ang aso mo? Imbis na isa lang dahil isa yung ang babae na nanganak, sasabihin mo, may 10 anak, di ba? Ano, 11. So dumami na lang. Ganun, kasi dumami mga anak na lang yun eh. Anak na lang yun. Pero yung anak sawa, na lang yun. Yung sawa, para saan po yung sawa? Sawa na nga ng tauhan ko. Nung na-assign siya sa Davao, iniwan niya sa akin. Mm-hmm. Ang daming daga sa DQ sa atagal niya, 1935. Hindi ang daming daga. Ano, daga. Mm-hmm. Ang lalaki. Linagay namin sa silong para kainin niya yung mga daga. Mm-hmm. Pest control, kumbaga. Ngayon si Katapang, eh bakla, duwag, edi natakot sa sawa. Mm. Okay. Jen, salamat. General, ingat ka po. Salamat. Mag-ingat ka. And stay calm. Sa mga nakikinig at sa inyo, pasensya na po. Nakakagalit talaga itong Magikero Katapang kaduwag na to eh. Mm. Kung ano to, pwede lang suntukin ko sa nguso yan eh. Yusek, thank you. Easy. Ha? Ingat, ingat. Jen, thank you. Thank you. Salamat. Mag-ingat ka po. Thank you very much. Okay, you, stay safe. Ingat po. Si General Gerald Bantag, mga kapuso. Eh, sinusubukan po namin na kunin naman ang panig ni General Katapang. Tsaka okay. Yung may nabanggit siya, yung Angie, no? Oh, yung Angie. Ano yun? Kailangan natin din kunin ng panig. Dati raw taga BGMP rin yun. Mm. Kinakailangan po. Kung nakikinig po kayo, eh kami po'y bukas po. Yes. Yung palatuntunan. Oh. Dahil nabanggit po ang pangalan po ninyo sa aming pong panayam kay General Bantag. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. All right, sige. Standby lang mga kapo. Stay calm. Ninervous ako. General naman. Jen, asa ka ba? Patadala nga kita ng chooks to go. Ang dami mo ng pinangakuan. Tuparin mo na yan. Chooks to go. Kayo ba itulad ko? Napaborito po ang chooks to go. Tama kayo sa inyong pinili. Dahil ang chooks to go, galing po sa Bounty Agro Ventures po yung pinalaki ng kanilang mga manok na wala akong gamit na antibiotic. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.